Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Palapit na ng palapit ang deadline para sa jeepney modernization program na isinusulong ng gobyerno. Pero isang transport group humihiling pa ng palawigin ang palugit. Ang latest mula kay Stanley Gajete. Stanley, kamusta na sinusulong na jeepney modernization? Pia, meron na nga lang halos 2 buwan ang mga transport operators para tumalima nga sa jeepney modernization program ng gobyerno. Pero ayon nga sa LTFRB-NCR ay nasa halos 30% pa lang ng kabuang bilang ng mga operators ng pampubliko sasakyan tulad ng jeepney at UV Express ang nagko-comply dito. Hinahabol ng gobyerno ang April 30 deadline para lahat ay makasunod sa programa. 4 beses na kasi itong nadidelay mula noong 2020 dahil nga sa pandemya. Sa datos ng LTFRB-NCR, higit 36,000 ang bilang ng operator sa Metro Manila para sa land transportation services. Nasa 11,000 pa lang ang mga units na pasok sa consolidation at kooperatiba para sa modernization program. Ibig sabihin, nasa 25,000 pa ang mga operator na dapat hikayatin ng gobyerno para sa programa. There's always room for improvement. And when we talked about the modernization years ago, we were really optimistic about the acceptance of the program because ang hangad lang naman ho talaga ng programa is itataas yung kalidad ng serbisyo po for our passengers, for the riding public, and as well as to uplift po the quality of service. Yun yung mga pangamba nila at saka pag-aalinlangan is just prolonging the... Hindi naman, parang dinidelay lang nila masyado yung compliance. But at the end of the day, compliance is what we need so that the full modernization can come in. May siguradong social benefits sa mga papasok na operators at drivers sa mga kooperatiba na magagamit nila sakaling sila ay magre-retiro na. Bagamat fix nga ang sweldo ng mga driver, may mga insentibo din naman daw na matatanggap kapag kumita ang kooperatiba. May dividend din ng mga operator. Yung pag-utang ng sasakyan, hindi naman sila actually ang magbabayad. Ang kooperatiba din ang magbabayad. Ang kooperatiba ang mangungutang ng sasakyan para mapalitan yung kanilang lumang sasakyan. They have to be assured na yung mga sasakyan na tapos na ay hindi gagamitin sa iba pa uli para gagamitin. So what's the purpose of the PUB modernization program? Di ba para maging malinis ang kapaligiran, tapos modernize na tayo. Sinabi naman ng Pangulo ng Pasang Masda na karamihan ng mga operator ng jeepney at UV Express ay sumasang-ayon na sa programa. Pero dahil ngayon pa lang sila nakakabangon, hiling nila na i-extend pa ang pagpapasailalim sa programa hanggang matapos ang taon. Sa amin naman paigipag-umnayan kay Secretary Bautista, mukhang pagbibigyan naman kami. At kung paihintuin ang mga traditional jeep based on doon sa napag-usapan na April 1, hindi tama sapagkat anong sasakyan ng mga commuters? Yung mga modern jeep na yan, hindi pa sapat para masuprayan ng pangailangan ng mga pasayero sa atin, lalo na rin sa National Capital Region. Magpupulong nga ulit sa Lunes ang mga opisyal para sa policy directives sakaling mas marami pa rin ang mga hindi tatalima sa jeepney modernization program. At yan ang latest. Balik sa iyo, Pia. Stanley Gajete, nag-ulat ng live.